Now let's go to the next topic. Why the poor get poorer? Bakit yung mahirap lalong naghihirap? Number one is because they are easily discouraged. They listen to negative people. Kapag sinabi sa kanila na huwag kang sumali dyan, rakit yan, lukon yan, nakikinig sila. Kapag sinabi sa kanila dyan, naku, galing na ako dyan, walang mangyayari sa'yo dyan. Alam niyo po sa akin, sinabi yan eh. Pero sabi ko, tamad ka kasi, masipag ako. Walang mangyayari sa'yo, pero sa akin may mangyayari. Hindi po ako nakinig sa kanila. That's the reason naging successful ako. Alam niyo po, let's look at these people na sobrang successful. Mga tao na na-inspire ako kung bakit ako po mismo hindi po ako nakinig sa mga negative na tao. Sabing ganun, we don't like their sound and guitar music is on the way out. Imagine niyo po, yung tape nila, pinapasa nila sa mga recording company. 200 recording companies, dininay sila. Sabing ganun, laos na gitara, hindi na kayo sisikat. Hindi maganda yung tugtog nyo. And sino po sila? These are Beatles. What if nakinig po sila sa mga taong nag-discourage sa kanila? Sigurado po, wala po sila sa kinalalagyan nila. Next po, sabing ganun, you ain't going nowhere, son. You ought to go back into driving a truck. Sabing ganun, hindi ka sisikat, huwag ka nang kumanta. Pero kung titignan nyo po, sino po yan? That's Elvis Presley. What if nakinig po siya at hindi po siya nagtuloy? Then wala po siya sa kinalalagyan niya. Next po, sabing ganun, the horse is here to stay, but the automobile is a novelty pad. So ibig sabihin, yung kabayo, hindi mapapalitan niya ng kotse. Siya po si Henry Ford, siya po yung nakaimbento ng kotse. Kung titignan nyo po, what if nakinig siya sa mga taong nag-discourage sa kanya? Sigurado po, wala pong kotse ngayon. Hindi po siya yumaman. Another po, in the 1940s, the idea was turned down by 20 companies including some of the biggest in the country. Imagine after 7 long years of rejection, the idea was accepted. Ano po yan? That was the Xerox machine. Imagine niyo po, 7 long years of rejection. Hindi po siya uminto, tuloy-tuloy lang siya, inalok niya lang. Naniwala lang siya na someday merong maniniwala sa kanya. And nangyari po. Kung titignan niyo po kung gaano po kahirap yung pinagdaanan niyang tao niya. And hindi po siya nakinig sa negative. Next po, there was an old man age 66. Meron po siyang recipe ng manok. Natutulog po siya sa loob ng truck niya, dun siya nagluluto ng manok. Tapos iniikot niya po lahat ng restaurant, inaalok niya po yung manok niya. Sabi niyang ganon, someday merong maniniwala sa akin at mag-iimbest sa akin at magtatayo ako ng sarili kong restaurant. Alam niyo po, ang naalok niya po was 100 restaurant. Lahat po tinanggihan siya. Ikaw po ba, kung naalok mo 100, magtutuloy ka pa? Actually, nagtuloy pa po siya. 500 restaurant. Baka ikaw, pag umabot na po ng 500, sigurado, ayaw mo na, mag-quit ka na. No, umabot pa po siya ng 1,000 restaurant. Wala rin pong naniwala. O kung tutusin po, kung titignan nyo, siguro kung 1,000 po, amoy-amoyin mo na yung manok mo eh. Eh siguro hindi talaga ito masarap kasi 1,000 na tao na ang tumanggi. Pero imagine ninyo, nagtuloy pa rin siya. He never stopped believing na yung recipe ng manok niya masarap. Na itong recipe na to, sisikat to at yayaman siya dito. Na someday merong maniniwala dito. And nung na-reach niya po yung 1,009 restaurant, that's the reason natayo po ang KFC. Kung titignan nyo po, eto pong tao na to, hindi po siya nakinig kahit napakaraming negative na tao. Kahit 1,000 people ang nag-discourage sa kanya, nagtuloy pa rin siya. He never stopped believing. Kaya sana po, when you join this business, huwag po kayong madaling ma-discourage. Kasi let's face it, not all people will join this business. Alam nyo po, 85% ng Pilipinas mahirap eh. 5% lang naman ang mayaman. Hindi po natin pwedeng baliktarin yan. Kaya po hindi po lahat ng tao magjo-join. But the point is, ano ba gusto mo? Mapunta sa 85% ng mahirap or mapunta sa 5% ng mayaman? And yan po yung isang bagay na dinesisyonan ko. Okay, ayaw nyo maniwala sa akin, okay lang. Kasi ako gusto ko mapunta sa 5% ng mayaman. And I continuously believe na merong maniniwala sa akin. In fact, lagi ko nga sinasabi, yung kauna-unahang tao na nagsabi na pupunta siya sa buwan, for example, ako, wala pa po nakakarating sa buwan, sinabi ko sa'yo, pupunta tayo sa buwan. Eh malamang, sasabihin mo, sira ulo nito. Dali na sa mental hospital to. Pero imagine, kung walang naniwala sa kanya na ang buwan mapupuntahan, wala pong nakarating sa buwan. What's the point? Kapag kinukwento po natin ang pangarap sa tao, let's face it, lahat po yan tumatawa. Why? Kasi para sa kanila, imposibleng marating yan. Pero sa mga taong naniwala na ang pangarap hindi imposible, that's the reason narating po nila yung pangarap nila. Number two po, these are the people who create reasons for themselves to fail. Kaya po sila hindi yumayaman, it's because mas mahilig po sila sa kasi kaysa sa kusa. Lagi po silang gumagawa ng reason para hindi po sila maging successful. Sabi nga ganun ni Bill Gates,
You can make money and you can make excuses, but you can never make money out of excuses. Kaya kung puro ka kasi, I tell you, hindi ka po yayaman. In fact, kung titignan nyo po si Bill Gates, eto po siya nung tinayo niya yung kumpanya niya. Kung titignan nyo po, 16 years old siya when he started this business. Siya po ang pinakabata, lahat po ng empleyado niya matatanda. Imagine, hindi po naging reason sa kanya na siya bata at empleyado niya matanda, na siya hindi pakikinggan, na ito yung kaya niya, na yun ang kaya ng mga tao. No, he started this business looking at his capabilities, not his weakness. And tinuloy niya po yung business niya. That's the reason yumaman po siya. Now, if you can't change your mindset, then you can't change your fate. Kung hindi mo kayang baguhin yung takbo ng utak mo, I tell you, hindi mo kayang baguhin yung kapalaran mo. Sabi nga nilang ganun, pag sinilang ka mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. So, ibig sabihin, pwede mong baguhin yung kapalaran mo, depende kung paano ang takbo ng utak mo. I tell you, kung madali kang makinig sa mga taong magdi-discourage sa'yo, at ikaw mismo, gumagawa ka ng mga reasons para mag-fail ka, then I tell you, hindi mo kayang baguhin kung ano yung magiging future mo. Kung sinilang ka mahirap, tama, mamamatay ka nga talaga na mahirap. So you have to change your mindset. Ano po ba yung mga common objection na laging sinasabi o reason ng mga tao? Now, one of the common objection, kaya ang mahirap namamatay ng mahirap, is because kapag may nakita po silang isang opportunity or isang business, ang lagi nilang sinasabi, wala akong pera. Yan po ang lagi nilang sinasabi. Now, katulad po ng lagi kong sinasabi, ang pinagkaiba ng mahirap sa mayaman, it's because magkaiba lang po sila mag-isip. A lot of people, kaya po sila namamatay ng mahirap, ang sinasabi nila, I can't afford it. Wala silang pera. No? Tinatapos na po nila kagad doon. Yung mayayaman naman, nag-iisip po ng paraan. How can I afford it? Yan po ang ginagawa nila. That's the reason namamatay po sila ng mayaman. Well, in fact, kung ikaw yung tao ngayon na wala kang pera, or wala kang 10,000 or 20,000 sa bulsa mo ngayon, the more na dapat kang mag-join sa business na to. Bakit? Kasi pag isa sa pamilya mo nagkasakit at tinakbo mo sa ospital, I tell you ang hahanapin sa'yo down. Eh kung wala kang pera, mamamatay yung isa sa pamilya mo na wala kang magagawa. I could still remember nung tricycle driver ako na tinakbo ko sa nanay ko sa ospital, ang hinahanap sa akin ng down. Pero I was so thankful sa kinalagyan ko na yun. Why? It's because dahil dyan nabuksan ang isip ko, mahirap maging mahirap. Pag mahirap ka, yun ang bagay na kakasadlakan mo. And that's the reason sabi ko, pag nakakita ko ng opportunity para magbago buhay ko, then I will grab that opportunity. Well, in fact, kung titignan nyo po, marami pong negosyante nangungutang. Eh, marami pong Pilipino, kaya po sila namamatay ng mahirap. Ang ginagawa po nila, nangungutang sila para bumili ng cellphone, makikita mo, naka-iPhone. Pero pag inaya mo sa business, bumili ng cellphone na worth 30,000-40,000, pero sa business, walang pera. Kung titignan mo ang pinagkaiba ng Chinese sa Pinoy, yung Chinese nag-iimbest sa business, yung Pinoy nag-iimbest sa gastos po, hindi sa business. Now, kung titignan niyo po si Gokong Wei, imagine niyo po siya po mismo, nung time na nalugi siya, nagpapasalamat siya kasi pinauntang siya ng China Bank ng 500,000 para makapag-start uli ng business niya. Kung titignan niyo po to, negosyante, nangutang po para sa business, hindi po para sa luho. Well, in fact, minsan nga po kapag ka sa seminar, tinatanong ko po yung mga tao, kung meron akong Pajero at ibebenta ko ng 10,000 pesos, brand new na Pajero, bibilin mo ba o hindi? Karamihan po sasagot, eh bibilin ko po. Sabi ko, eh kanina wala kayong pera, ngayon may pera ka na. Bakit? Kasi naintindihan mo, malinaw na malinaw. Kapag ang Pajero binili ko, 10,000, may bebenta ko yan, 1,000,000, tubo ako. Now, magsasabi ka lang na wala kang pera kapag hindi mo naintindihan yung isang negosyo. Well, kung alam mo na negosyo yan at alam mo yayaman ka, eh bakit hindi ka mag-invest? Bakit sasabihin mo wala kang pera? The more na dapat kang gumawa ng paraan. Kasi kung titignan nyo po, people na mahirap, kaya po sila namatay na mahirap, because poor people are people who are afraid to take risk. Sila po yung takot na mag-risk. Baka malugi. Hindi po po nag-i-start, malulugi na. And alam nyo po, you have to spend money to earn money. Kung gusto mong kumita ng pera, dapat mag-spend ka ng pera. Yan po, hindi ko po makalimutan yan dahil isa po yan sa sinabi sa akin ng Chinese. Kung gusto mong kumita ng pera, mag-spend ka ng pera. Kasi kung titignan nyo po, ihanap nyo po ako ng isang negosyo na hindi po namuhunan. Wala po kayong makikitang ganun. And ngayon po, kung wala ka ng pera at wala ka pang paraan, I tell you, mamamatay ka talaga ng mahirap. Now, another reason po na sinasabi nila, hindi ko linya yan. Ganyan-ganyan po sinabi sa akin ng mga klasiko. Sabi nila, pare, engineer tayo, hindi natin linya yan. Imagine mo, hahawak ka, soap, juice, kape, magbebenta, hindi ko linya yan.
Biniro ko pa nga po, sabi ko, oh, hindi ko talaga ito linya. Kasi ang linya ko, Sangandaan Divisoria. Kasi nung bumabiyahe pa po ako ng jeep. Pero let's face it, simple lang naman sinabi ko eh. Aanin ko po na gusto ko ang ginagawa ko or linya ko ginagawa ko kung hindi ko naman nakukuha yung gusto ko. Ang sabi ko, lilinyayin ko na hindi ko linya, basta importante, makukuha ko gusto ko. Simple lang naman eh. Ikaw na nanonood ngayon, kung ikaw mismo nakukuha mo yung mga pangarap mo o yung mga bagay na gusto mo sa sarili mo at sa pamilya mo dyan sa linya mo, then good for you. Pero kung hindi mo nakukuha dyan, then the more na dapat, huwag mo nang linyayin yan. Try mo naman yung ibang linya, baka sakali makuha mo yung pangarap mo. Kasi I tell you, darating po yung time kapag hiningi na ng sitwasyon at ang pamilya mo na ang pinag-uusapan, I tell you, iiwanan mo po yung linya mo. That's the reason, marami po mga teacher na dati, gusto po nila yun, linya nila yun. Pero on the long run po, since hindi na po nila mabuhay yung pamilya nila, ano po ginawa? Nagpunta sa Hong Kong, Singapore, nag-domestic helper, hindi na po nila linya. Well, in fact, meron nga po akong kaklase, engineer. Yan po yung isa sa taong nagsabi sa akin na para hindi ko yan linya. Pero on the long run po, nag-abroad din. Tigawali sa Disneyland, 150,000 ang sahod. Kung titignan nyo po, eh malayo na sa linya yun. Engineer ngayon, tigawalis. Pero the point is, hiningi na ng sitwasyon. Kailangan mo nang mabuhay ang pamilya mo. Magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya dumating yung point, pinili mo rin yung hindi mo linya. Kasi pamilya na po ang pinag-usapan. Now, another reason na sinasabi po nila kung bakit sila mahirap, wala akong gaanong kakilala. Mahihiyain kasi ako. Well, okay. Hanap mo ko ng business na lahat po nang bumili sa kanila was mga kakilala nila. Well, in fact, kung puro kakilala lang po nila ang bumili sa business nila, eh sigurado po hindi po sila yumaman. Kaya nga di ba po, katulad po ng kinuwento ko po, na yung may-ari po ng mineral water station, pag hindi siya makabenta sa store niya, siya mismo nagbabike siya, nag-iikot-ikot siya sa mga subdivision para mag-ipit ng flyer. Imagine niyo po, makakilala niya po ba yun? Hindi. Why? Kasi kung gusto mong kumita sa business mo, maghahanap ka ng mga tao, ng mga customer kahit hindi mo nakakilala. Jollibee, puro kakilala niya po ba bumili sa kanya? Well, in fact, nung inaalok niya nga yung franchise, di ba karamihan po ng mga kakilala niya, pinagtawanan siya. Kaya nga po ngayon, doble or triple po ang babayaran ng mga kaibigan niya kapag nag-franchise, lalo na po yung mga nagtawa sa kanya. Dahil nung time na nag-i-start siya, hindi po naniwala yung mga tao na yun. Kaya ako po, hindi po enough reason na wala kang gaano kakilala or mahihiyain ka. Kasi lalo na po ngayon. Why? Kasi meron na po mga social network. Meron na pong Facebook, may Twitter na, may Instagram. Kung yan po ginagamit mo para makipagkaibigan or mag-post ng mga kaartian mo na hindi naman nagbabago buhay mo, eh this time gamitin mo na yung social network para sa ganitong business, mag-post ka na this time, negosyo. Alam nyo po, napakaraming tao na yumaman ngayon sa Facebook ang Instagram. Bakit? Kasi po ginamit po nila sa pagbibusiness. Hindi po nila ginamit sa kaartian or pagpo-post ng mga walang kwentang bagay at nag-a-excel lang po ng oras pero hindi naman nagpupudos ng pera. You have to change your mindset. Your time is important. Gamitin mo sa bagay nakikita ka. Another reason po na sinasabi nila, simpleng buhay lang gusto ko. Baka kapag yumaman ako, yumabang ako. I tell you, wala ka pang pera, mayabang ka na. Kaya kung yayabang ka, kung mayabang ka, it's because nung wala ka pang pera, mayabang ka naman na talaga eh. Attitude mo na talaga yun. Now, maraming tao, yun nga ang sabi, ang gusto nila, simpleng buhay lang. Alam nyo guys, hindi ko makalimutan yung sinabi nung napanood ko. Sabi niyang ganun, iba ang buhay kapag nasa taas ka. Kasi kapag nasa taas ka, anytime pwede kang mag-fishball, pwede kang mag-isaw. Pero kapag ka ikaw nasa ilalim ka, bukas hindi ka pwede mag-kotse. Irreversible yun. Ako po ang gusto ko, ang forma ko po, kung makikita nyo po ako dati, simple lang po ako, naka-short, naka-t-shirt lang ako. Kasi why? Mas gusto ko po titignan ako mula ulo hanggang paa. Pero let's face it, mas malaki po kinikita ko sa inyo. Teka lang, nakakotse ako. Now, anong point ko? Kahit kumikita ka ng malaki, kung gusto mo mamuhay ng simple, pwede. Pero kapag kumikita ka ng maliit, kahit gusto mo maging marangya, hindi uubra. Irreversible po yun. What if gusto ng anak ko maglakad? Okay lang, at least may kotse kami. Kung sabihin man sa akin ng anak ko, Papa, ayoko magkotse, maglakad lang tayo. At least pwede. Ang mahirap, yung sobrang lakas ng ulan, tapos kasama mo pamilya mo, namamasyal kayo, tapos ang hirap sumakay, tapos wala kayong kotse. Tapos ang sasabihin sa'yo, Papa, nakakaingit sila, no? Sila may sasakyan, tayo wala. Napakasakit sa loob po nun. In fact, yung nagsashopping nga lang po eh. Tapos ituturo ng anak mo yung chocolate. Tapos pagkakita mo ng presyo, sasabihin mo, ay anak, may langgam.
kasi hindi mo kayang bilhin, kaya sinabi mo may langgam. O kaya magtuturo siya ng laruan, no, ng teddy bear, ganito kalaki. Ay anak, delikado yan, baka mabagsakan ka. Ito lang teddy bear nito. Why? Kasi yun yung mas mura. Alam niyo po, bilang family man, alam ko, masakit sa loob natin na hindi natin kayang bilhin yung gusto ng anak natin. Yun nga po yung reason kung bakit minsan nag-a-abroad tayo eh. Gusto natin kumita ng malaki para mabigay natin yung pangarap natin para sa pamilya natin. Kasi masarap sa loob natin na nabibili natin yung mga bagay na gusto nila. Another po, kung tatanungin po natin yung anak natin kung saan niya gustong isilang, sa mahirap ba o sa mayaman na pamilya, I tell you, huwag niyo na po tanungin. Kasi alam niyo na po ang magiging sagot niyan. Alam niyo po, ang bata po yan ang pinakamatiisin sa buong mundo. Kahit saan mo pag-aralin, mag-aaral. Kahit saan mo pakainin, or kung ano man ay pakain mo, yun ang kakainin. Kahit ano ipasuot mong damit, yun ang susuot. Kaya kung meron kang opportunity para mabigay mo yung masigit pa sa kaya mong ibigay, then grab that opportunity. Ako, aminin ko po, ang tatay ko gusto simpleng buhay lang. Namatay jeepney driver, since driver lang po siya, hindi niya naipamana yung jeep. So kailangan po namin gumapang, kailangan ko mag-self-supporting para buhayin ang pamilya ko at makapagtapos ng pag-aaral. Why? It's because nangarap siya ng simpleng buhay. And yun po yung isang bagay na ayokong maranasan ng mga anak ko. Kaya alam niyo po, yes, oo, money can't buy happiness. But I tell you, it can create happiness. Kapag nabibili mo yung mga bagay na gusto ng pamilya mo, hindi kayang bilhin ng pera yung saya na nararamdaman mo kapag naibigay mo sa kanila yung mga bagay na gusto nila. Kaya I tell you, please, huwag mong hangarin yung simpleng buhay. Di baling manghangad ka na yumamang ka, and that's the time mamuhay ka ng simple. Wala pong problema doon kasi pwede mong gawin yun kapag ka kumikita ka ng malaki. Another reason naman na sasabihin nila sa'yo, eh kikita ka naman sa akin eh, sagutin mo na lang membership ko. Yan po yung sinasabi ng iba. Unang-una, paano ko tutulungan yung mga taong di kayang tulungan ng sarili nila? Yan yung mga taong palasa. Imagine niyo po, wala silang ginawa kundi umasa na lang na lahat magiging madali para sa kanila. Now, di ba po katulad ng sinabi ko kanina, yung mayaman, kaya sila lalong yumayaman, it's because they are using other people's time and ability and other people's money. That's the world goes. Imagine, kaya nga pag nag-apply ka ng trabaho, oo, pinapasahod kita, kumikita ka. But the point is, it's because mas malaki ang kinikita ko sa time and ability na binibigay mo. Di ba ganun po talaga? So, ibig mo ba sabihin? Sasabihin mo sa may-ari ng kumpanya pag nag-apply ka? Eh, since kikita naman po pala kayo sa akin kapag nagtrabaho po ako sa inyo eh. Pwede ba kayo na po lumakad ng NBI ko, police clearance ko, etc. Kayo na po magbigay ng pamasahe pagkain ko everyday kasi kikita naman kayo sa akin? Or parang kung ako po, bibili po ako ng franchise ng Jollibee, sasabihin ko sa may-ari ng Jollibee, eh kikita ka naman sa akin kapag ka nagtayo ako ng franchise ng Jollibee. Ba't pa ako magbabayad ng franchise? Ganun po ba? Kaya kung titignan niyo po, yung mga taong nagsasabi niyan, yan yung mga taong makikitid ang utak. Yan yung mga taong ang utak, hindi utak negosyante. That's the reason wala pong nagbabago sa buhay nila. Kaya sana po, ikaw na nanonood nito, please, try to change your mindset kung gusto mong baguhin yung kapalaran mo. Kung gusto mong yung future mo magbago buhay, huwag kang maging utak empleyado, maging utak negosyante ka. Another po na sinasabi nila, naku, may produkto pala yan, magbebenta ako, yak, kadiri. Yan po ang sinasabi nila. Guys, yung number one po na pinakamayaman tao, kaya yumaman yan because may produkto yan. Diba? Ang produkto niya po, Windows. Sabi niya ganun, kung lahat ng mga tao sa buong mundo, mabentaan ko ng isang software na to, yayaman ako. May produkto po ba o wala? Meron, hindi po siya nandiri. Another po, Steve Jobs. Kung mapapanood niyo po yung movie niyan, ang naimbento po nila, keyboard na kinakabit sa TV, nagiging computer. Inaalok po nila yan. Imagine niyo po, ang sabi ba ni Steve Jobs, yak, kadiri. Oh, that's the reason, mayaman sila. And ngayon po, yung number two na pinakamayaman tao sa buong mundo, yung may-ari po ng Zara, damit ang produkto. Yak po ba yan? Teka lang, may-ari po ng Zara yan. Oh, dito po sa Philippines, kung titignan po natin si Henry C., di ba katulad po ng sinabi ko kanina, pag hindi po siya makabenta ng sapatos, naglalako siya ng sapatos. Ibig sabihin pala, kung nakatok ni Henry C. ang bahay mo, at binibentaan ka ng sapatos, ang sasabihin mo, yak, kadiri, nagbebenta ng sapatos. Teka lang, sandali. Hindi mo alam yan ang future na may-ari ng SM. Even po yung may-ari ng Robinsons, nagbabike po yan, nagtitinda ng sabon at kandila. Ibig sabihin ba, yak and kadiri sila? Kaya kung titignan nyo po, most of the Filipinos, takot na takot sila pag may produkto. Kaya nga namamatay sila ng mahirap. Ang gusto pa nila, salihan,
yung mga company na mag-i-invest lang ako, ang pera ko tutubo, hindi ako magbebenta ng produkto, walang produkto. That's the reason na scam ka. Kasi nga, ang gusto mo, walang produkto, ayaw mo magbenta, etc. Well, dapat, hindi mo pandirihan ng produkto. Dapat nga, matuwa ka. Kasi simple lang naman eh, kapag ginagawa mo yung ginagawa ng mayaman, yayaman ka. Ganun lang po kasimple. Another reason po na sinasabi nila, kumikita ka na pala eh. Bakit ka pa nagre-recruit? Na kung titignan niyo po, maraming tao, ganyan din po mag-isip. Imagine niyo po, isa pa lang po ang trabaho nila, masaya na sila, kontento na sila. Isa pa lang business nila, okay na sila. Ibig bang sabihin, yung Jollibee, dahil mayaman na sa Jollibee, mag-stop na siya. Ba't ka pa mag-o-open ng Greenwich Choking, etc.? Mayaman ka na nga sa Jollibee. Ganun po ba dapat ang thinking? Yan po ang thinking ng mga taong mahirap. Henry C po, di ba meron na siyang SM? Ibig sabihin ba, porket mayaman na siya sa SM, dapat hindi na siya magbangko de oro, SMDC? Again, iba po ang utak ng mayaman sa utak ng mahirap. Yung taong nag-iisip po niyan, yung mga taong utak mahirap. You have to change your mindset. Kung gusto mong umasenso, hindi pwedeng umasa ka sa isang trabaho mo. Hindi pwedeng umasa ka sa isang negosyo mo. Another po na reason na sinasabi nila, baka mas scam ako. Guys, nung nag-aral ka at nagtrabaho ka, imagine 6 years sa elementary, 4 years sa high school, 5 years sa college. Dapat pag-graduate mo, malaki kita mo. Tapos pagka nagtrabaho ka na, saka mo malalaman, maliit pala kita mo. Di ba na-scam ka din? And imagine, 10 years or 30 years ka na sa work na pinagtatrabaho mo, may nagbago ka na ba? Di ba wala pa rin nagbago? Ibig sabihin, everyday kang na-scam sa bagay na ginagawa mo. Yan ang totoong scam. Imagine mo, 30 years ka na, ni hindi ka pa nakatungtong sa 30,000, di yan ang scam. Kaya kung scam to, magpapascam ako. Bakit? Kasi dito may nag-iisang milyon isang buwan. May nagto 200, 300,000 isang buwan. Kaya kung scam to, di magpascam na lang ako kesa naman na-scam din ako sa bagay na ginagawa ko. Another, rich people are not afraid to take risks. Alam niyo po, yan ang challenge ng ibang tao. Nung kausap ko yung mga klase ko, anong sabi nila? Pare, safe na ako dito, okay na ako sa engineer kasi dito fix ang income ko. Every month may 10,000 ako. Oo, kaya nga 20 years ka na, 10,000, 15,000 ka pa rin. Nag-increase ka man, gano'ng kaliit. Dito matagal nga, pero pagpalagay natin, 1 year bago ako nag 100,000. Unang buwan ko, 4,000. Mas okay naman to. Kasi 1 year nag 100,000 ako, kesa naman hintayin ko, yung 10 taon, 20 years, baka kahit 100,000, hindi ko mahawakan. Kaya guys, tandaan nyo, kung okay ka at kontento ka sa ginagawa mo at takot ka mag-risk, hindi po yan ang utak ng mga taong naging mayaman. You have to take risk kung gusto mong yumaman. Well, in fact, yung number 3 na pinakamayaman tao sa buong mundo, yumaman po siya dahil siya yung tao na gustong-gusto niya po ng risk. Ang negosyo niya po was stock market, investment. Well, pag nasa investment ka po, stock market, yan po yung game of risk. Pero imagine niyo po, that's the reason yumaman siya. Kaya po yan ang utak ng negosyante. Hindi po yan takot mag-risk. Well, in fact, pag nagtayo ka ng business, imagine niyo po, lahat po ba ng nagtatayo ng hardware, yung mayaman, di ba meron po nagsasara? Ibig bang sabihin, yung mga nagsara, na-scam sila? Kung titignan nyo nga po, may-ari ng Figaro nung in-interview siya eh. Sabi nga nun, ilang business ang tinayo mo? Sabi niya, 10. Ilan ang kumita? Sabi niya, Figaro lang. So, ibig sabihin ba, yung 10 na tinayo niya nung hindi siya kumita, na-scam siya? Even yung mga inasal po, pag nabasa niyo po bibliography niyan, ang dami niya pong negosyong tinayo. Pero ang kumita po ano, mang inasal, doon po siya pumutok talaga. Ngayon pa lang po siya uli nag-open ng ibang business like City Mall. O imagine niyo po, ibig sabihin po ba nung nagnegosyo sa dati na nalugi, na-scam siya? Hindi po, nag-risk lang po siya. And pag nag-risk ka, part po na pwede kang nalugi, pero pwede ka rin kumita. Kung masipag ka naman, matyaga ka, at aaralin mo yung mga bagay na gusto mong pasukin o negosyon, I tell you, yayaman ka. Yun na lang po ang kagandahan sa business na to, kasi sila po, mayaman sila. Malugi man ako sa 10 na business, okay lang kasi may pera pa ako. Yung mga tao pong kagaya natin. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa Diyos, lumabas yung mga ganitong business, kasi malugi man ako, maliit na halaga lang, kaya ko pa uling bumawi. And in fact, kung titignan niyo po, kapag nalugi ka, hindi ka dapat matakot, dapat nga maging masaya ka eh. Kasi ang importante po, hindi yung perang nalugi. Kasi po yung pera, kinikita po natin yan eh. Ang importante, natuto ka. Kasi po, yun ang pinaka-importante, yung natutuhan mo. Kaya kung titignan nyo po yung mga negosyante na nalugi, on the long run po, umama na po sila.
Bakit? Kasi po yung mga failure po nila, hindi na po nila inulit sa mga sumunod na negosyo nila. Kaya kung titignan nyo po, failures are normal. It's either you quit or you learn from it and you keep moving forward. Kaya kung titignan nyo po yung may-ari ng Figaro at may-ari ng Mang Inasal, bakit sila yumaman? It's because inaccept nila na normal lang yung failure eh. Ang importante, natuto sila doon at hindi sila nag-quit, nagtuloy sila. That's the reason po, yumaman po sila. Sabi nga po ng may-ari ng Jollibee, if you dream big and put your dreams into action, you will indefinitely make mistakes. But don't be scared to make mistakes. Just be quick to recognize them and learn from them as fast as you can. Even po ang may-ari ng Jollibee, sobrang yaman na po niyan eh. Pero nung tinayo niya po yung Bingo na convenience store, lugi din naman po, sinara niya eh. Pero nag-quit na ba siya? Hindi. Binili niya po Greenwich, binili na po Chowking. Nagtuloy-tuloy po uli yung yaman niya. Kaya kung titignan niyo po, walang negosyante na hindi nag-fail. Lahat po yan nag-fail. Ang kinaibahan lang po ng mga negosyante na yumaman, it's because sila po yung mga tao na nagtuto at hindi po nag-quit, nagtuloy. Kaya po kung na-scam ka, alam mo, proud pa po ako sa'yo. Why? Kasi nga po yung ibang tao eh, alam nila pwede silang yumaman sa loto. Pero kahit nga tumayan ng loto, hindi nila magawa. Ikaw, nalugi ka nga. Oo, na-scam ka nga. But the point is, hindi ka natako to take the first step na mag-try. Ang importante, nalugi ka, pero natuto ka. That's the reason. This time, kapag napunta ka na sa tamang negosyo, that's the time magagamit mo po lahat yung natutuhan mo para yumaman ka. Another po na reason na sinasabi nila, wala akong time. Busy ako. I tell you, saan ka busy? Diyan sa trabaho mo? Na hindi nagbabago ang buhay mo, na kahit na may welga na, may kudida na, magugulat ka po, wala na pong masakyan. Nakarating pa po sa Makati. Or kaya po, hanggang dibdib na po ang tubig, baha na, nakarating pa uli sa Makati. Imagine niyo po, ang sipag pumasok, busy sila. Pero hindi naman nagbabago buhay nila. Mamaya, naka-MRT, nakikipagsiksikan din. Tapos reklamo ng reklamo, kapag sira ang MRT, unang-una, eh diyan ka busy. Sa bagay, na pinagtatrabahuhan mo na hanggang MRT lang ang kayang ibigay sa'yo. Guys, you are busy creating other people's dream. Hindi mo dream ang ginagawa mo. Dream ng ibang tao ang pinagsisipagan mo. Dapat dream mo ang pagsipagan mo. In fact, sabi nga ni Hennessy, each of us is given by God equal time, 24 hours a day. It is up to you if you want to use it and how you choose to use it. Maraming Pilipino po kasi, may 24 hours din, kaso ginagamit nila sa panonood ng telenovela, paglalakwatsa, panonood ng sine, panagko-concert, etc. Kung titignan nyo po sila, doon po nila inuubos yung 24 hours nila. Tapos galit na galit sila kapag ka sila mahirap at yung mayaman, lalong yumayaman. Well, in fact, yung mayaman, ginagamit nila yung 24 hours nila sa pagbibusiness. Paglabas nila, in fact, tignan nyo po yung mga Chinese, katulad po ng sinabi ko, paglabas ng eskwelahan, nasa hardware. Paglabas ng eskwelahan, nasa boutique. Imagine ninyo po, doon po nila inuubos lahat ng oras nila. Or kaya po, pag wala pong pasok sa eskwela, bakasyon, anong ginagawa? Nagtatrabaho po sila sa sariling kumpanya nila. So kung titignan nyo po, kaya sila yumaman, it's because ginagamit po nila ng tama yung 24 oras nila. Kaya ikaw na nanonood nito ngayon, again, busy ka? Guys, you have your 24 hours. Nasa sayo kung saan mo gagamitin yan. Sa bagay na magbabago buhay mo, o sa bagay na ang kine-create mo yung pangarap ng boss mo at sila ang nagbabago buhay, hindi ikaw. Another reason pa po na sinasabi nila, hindi ako magaling magsalita, hindi ko kaya yan. Alam niyo po, nung hindi pa po ako umikita, na-inspire po ako dun sa isang tao na yun na na-meet ko. Alam niyo po, every time nanonood po ako, nakikita ko sila, kinikilabutan po ako. Bakit? Kasi po yung grupo po na yun, puro po sila pipi. Yung upline po nila, Pipe, kumikita ng 70,000. Gigil na gigil ako kasi sabi ko, ako hindi ako magaling magsalita. Eto, hindi ito nagsasalita. Pero kumikita po ng 70,000. Guys, hindi naging reason sa kanila na pipi sila para kumita sila. And a lot of people, a lot of Filipinos, nag-iisip sila palagi ng reasons, kagaya niyan, hindi sila magaling magsalita, kaya hindi po sila kumikita. Well, in fact, sabi nga ganun eh, yung iba, mahihain daw. Pero alam niyo po sa seminar, pag pinagtaas ko ng kamay, taas ang kamay na mahihain. Magugulat ka, magtataas ng kamay. Sabi ko, saan ka nakakita ng taong mahihain na nagtaas ng kamay? Tapos tawanan sila. Why? Kasi tayo mismo ang nagmamindset sa sarili natin na ito lang yung bagay na kaya nating gawin. Hindi ako magaling magsalita, ito lang ang kaya kong gawin.
That's the reason na mamatay ka na mahirap. Why? Kasi you are putting limitation sa sarili mo. In fact, sabi nga ni NDC, if anyone tells me he can't, I ask why can't you? All of us are created equal. Totoo naman, lahat naman tayo nilikha ng Diyos pare-pareho. Bakit hindi mo makakaya? Sabi rin ni Henry Ford, if you think you can, and you think you can, you are right. Ibig sabihin, kung ano ang iniisip mo, tama ka. Kung ano ang sasaksak mo sa isip mo, yun talaga ang mangyayari sa'yo. Kaya kung ano yung paniniwalaan mo, then yun din ang mangyayari sa'yo. Kaya guys, kung pinaniniwalaan mo na hindi para sa'yo ito, ay hindi talaga para sa'yo ito. Kung paniniwalaan mo naman na para sa'yo ito, then para sa'yo ito. Kung paniniwalaan mo na hindi ka magiging successful dito, then I tell you, hindi ka talaga magiging successful dito. Kung paniniwalaan mo na successful ka dito, then that's the time magiging successful ka. Kaya kung tutusin, ako po, apat kaming in-invite. Yung tatlo po, negative. Ako po, nagtuloy ako. In fact, yung mismong taong nagbit-bit sa akin, hindi nag-join eh. Kasi siya mismo, hindi siya naniwala na para sa kanya to, na magiging successful sa dito. Kaya nga sabi niya sa akin, nung nag-usap kami uli, alam mo pare, alam ko naman para sa iyan eh. Imagine niyo po, siya po mismo, hindi siya naniniwala na para sa kanya. Well, ako, tinanggap ko, para sa akin. That's the reason po, nagbago talaga ang buhay ko. Siguro, I will end up with this story. Merong story tungkol dun sa dalawang investigador na nakakita sila ng kotse bubangga. Nung nakita nila yung kotse bangga na, pinuntaan nila yung kotse. Nung nakita nila, patay yung nanay, yung tatay, pati yung dalawang anak sa likod. Ang nakita nila, ang buhay, isang unggoy lang. Paalis na po sila nung naalala nila, teka lang yung unggoy, buhay. In-interview nila yung unggoy. Sabing ganun, unggoy, unggoy. Anong ginagawa nung tatay? Bakit yung tatay patay? Sabing ganun, whoo! Umiinom. Kaya pala namatay yung tatay kasi umiinom. So sabing ganun, bakit naman yung nanay patay? Woo! Nagbubunga nga. So ibig sabihin, yung tatay umiinom, yung nanay nagbubunga nga. Kaya siguro nabangga at patay lahat. Sabi, ba't yung batang lalaki sa likod patay? Woo! Nagbabasa. Yung batang babae, woo! Natutulog. Now, nung paalis na po sila, naalala nila, yung unggoy, ano ginagawa? Bakit buhay? Tinanong nila yung unggoy. Ikaw, unggoy, unggoy, bakit ikaw? Anong ginagawa mo? Bakit ikaw buhay? Alam niyo po, sabi ng unggoy, whoo, siya pala nagdadrive. Yes, the story, nakakatawa. Pero kung titignan niyo po, maraming tao po kasi mahilig pong makinig sa mga unggoy or pinapadrive po nila yung buhay nila sa unggoy. Dalawa po yan eh, external saka internal. Ibig sabihin ng external, yan yung mga taong nagdi-discourage sa'yo. Kapag ka nakinig ka sa kanila, I tell you, pinadrive mo yung buhay mo sa kanila. Kaya nung ako po, dinidiscourage ako, I tell you, hindi ko po sila pinakinggan. Bakit? Pag isa sa pamilya ko nagkasakit, hindi mo kayang ipagamot. Pagka kailangan ko ng pambayad sa kuryente, tubig ko, hindi mo kayang ibigay. Well, in fact, pati yung mga pangarap ko para sa pamilya ko, lalong hindi mo kayang ibigay. Kasi sarili mo nga, hindi mo kayang tulungan eh. Pamilya ko pa. That's the reason hindi po ako nakinig sa kanila. Alam niyo po, yung external, yan po yung mga taong mag-discourage sa'yo. Ang masakit po kasi yung internal. Yung ikaw mismo ang nagsasabi sa sarili mo ng mga reasons para ikaw hindi ka maging successful. And ang masaklap dyan, kinampihan mo pa. Minindset mo mismo sarili mo. Guys, I tell you, this is one message na maiiwan ko po sa inyo. Guys, huwag mo pong hayaan yung ibang tao at yung unggoy sa katawan mo ang mag-decide sa'yo kung ano yung kaya mong gawin. I tell you guys, katulad ng sinabi ni NDC, lahat tayo nilikhang equal. Kung nakaya namin maging successful, I tell you, makakaya mo rin. I will leave you with this quotation. Don't let other people tell you what you can and you cannot do. Remember that the greatest barrier between you and your success is yourself. Bakit ikaw? Kasi kung hindi mo entertain lahat ng negative at sa sarili mo, tatanggihan mo lahat yung mga negative na yan, then you will become successful. Kung yung mismong nasa loob mo, yung unggoy mo sa katawan, hindi mo paniniwalaan, then I tell you, you will become successful. Kaya guys, ikaw lang din ang makakagawa ng success mo. Nandito po kami, tuturuan namin kayo, but still, you have to accept the fact that this business is for you and kaya mo po maging successful dito. And together po, pagtulungan po natin. So sana po, makasama po namin kayo sa business na to. Let's help each other. Lahat po na ma-invite natin. Let's share this powerful message para mas marami pa po ang magbago ang buhay, including you. So sa inyo pong lahat, again, my name is Dennis Villarosa.
Maraming maraming salamat po. See you on the next and final video.